Sa magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, sa mananampalataya, tayo po ngayon ay Bermans na. Kung saan po ay malapit na naman po ang Kapaskuhan. So, pagdiriwan na naman po natin ang ating Christmas party. So, excited na ako sana magkasama-sama tayo ulit at makapag-party, makapag-enjoy kasama po ng mga kapatid po, pati po ang ating Panginoon. May-celebrate natin ang kanyang kaalaman. So, ngayon pong umagang ito, tayo po ay manalangin. O, dakilang Diyos sa mapangyay sa lahat. Kami pinagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay na pinagkalog Diyos sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na karapat dapat kasabayin, purihin, kawalatiin, awitan, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maitaas namin, Panginoon, at mapapurihan, Lord God. Hindi po ang aming sarili. Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin ngayong umaga ito, kayo po mamuna, Lord God, maging aking mga sasabihin, Panginoon, kayo po na ba ang maging lingkod o Diyos, Panginoon, na tutulong sa akin na ibigay ang mensahe na mamumula ko sa inyo. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ako lahat ng mamumutawin sa aking mga labi ay magmumula po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso, magkaroon ng tenga, na sa lalang, Panginoon, lahat ng aming marinig, lahat ng aming mapag-aaralan, Panginoon, mapapasa puso po namin ito. At hindi lang pasa siya makawaso ngayon. Nawa, Panginoon, may encourage po ang bawat isa sa aming pag-usapan at nawa, Panginoon, kayo pa rin po maitaas. At tinadalangin po namin, Panginoong Diyos, patuloy rin, God, na kapatawalan sa aming mga kasalanan. Paalinisin niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito, at sa ganun, maging kalapat-dapat po kami sa inyong harapan. At muli, Panginoon, tinadalangin namin ang mga kapatiran po namin na hindi po namin nakasama, kaya po nawa ang mag-ingat po sa amin. Makakulubin niyo po sila na inyong banal na presensya, Panginoong Diyos. Kaya po nawa ang mag-ingat, patuloy naman. Yakap sa kanyang mga buhay. Muli po, Panginoon, kayo pinagpapasalamat sa matabi sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sagot na langit. Amen and amen. So, mga kapatid, ngayon po, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, is meron muna po tayo tao rito. Isang kwento, no, kung saan alam ko po, nabanggit ko na po sa inyo last time, at patuloy po, babanggitin po. Meron po isang baliw na kung saan po ay nasa mental hospital. So, meron doon sa siyempre, sa mga hospital po, meron po isang baliw na kung saan po is, inuuntog lang po niya yung ulo niya sa pader. Everything po yun. Ngayon po, meron po isang nagmama, yung tagapag-inis po doon sa mental hospital. Meron, inis po siya. Pinakausap niya po yung baliw at sabi niya, kamusta ka? It's a beautiful day. Yan, nag-inis pa po yung tag dito. Yung nagmamak o yung naglilinis dun sa mental hospital. It's a beautiful day. It's a nice day. Have a blessed day. So, laging ganon. So, ano ginagawa mo? Kumain ka na ba? Ano, kahit na walang response dun sa baliw, patuloy ng kinakausap at kinakausap. Then, one time, nagulat siya na nagmamak pa rin siya. Siyempre, everyday na work niya, nagmamak siya, nakita niya wala na yung baliw. So sabi niya, nasa na yung baliw? Ba't hindi ko nakikita? So, in the following day, so siyempre sa pagtataanan, wala na nga yung baliw. In the following day, bumalik yung baliw. Kinausap siya. At ganito po yung sinabi ng baliw. Bro, o kuya, mano, ako po'y magaling na. At hindi na po tayo makikita ulit. Oh, sabi nung ano, nung janitor o yung nagliinis nga po. Oh, talaga? Paano ako bumalik? Sabi nung janitor. Sabi nung baliw, nalalaki. Sabi na, kasi araw-araw mo akong kinakausap. Kahit hindi kita kinakausap. So, ganun po yung naging feedback doon sa ginawa nung nagja-janitor o nagliinis. Kinakausap na everyday yung baliw. Hanggang sa yung baliw po, gumaling. Ganun po katindi. O ganun ka
kapowerful po yung salita natin. Sa bawat isa sa atin, meron po tayong pagkakataon na mangamusta, na makipag-usap. Okay? Meron po mga tao na kung saan hindi po natin alam kung ano po yung kalagayan nila ngayon. Marami sa ating church member na nakakaramdam ng karamdaman o meron silang mga sakit. Meron naman pong iba na ating kasama sa bahay, pamilya, kapatid, ina, tatay, o maging ka-churchmate, o maging barkada, o maging kung sino mang kilala natin na merong dinaranas ng iba't ibang problema at pagsubok na hindi natin alam kasi wala tayo sa sitwasyon nila at hindi naman sila nagsasabi sa atin. Tama po. So marami tayong ka-churchmate na ganyan din. Hindi natin alam na may sakit si ganito, may sakit si ganyan, may sakit. Kasi bakit? Hindi naman tayo nangangamusta. Marami sa atin hindi nangangamusta ng it's either sa chat, sa text, sa tawag, na mangamusta lang ba? Kasi ang sarap sa feeling na mayroong isang taong mangangamusta sa'yo kahit wala siyang kailangan. So ako, na-check yung habang ginagawa ko itong message na ito, chine-check yung sarili ko, nangangamusta ba ako? Kinakamusta ko ba yung mga kapangiran? Kinakamusta ko ba yung mga kaibigan ko? Naaalala ko ba bang tawagan yung nanay ko? Naaalala ko ba bang tawagan yung tatay ko? Yung mga anak ko? Nakakausap ko pa ba sila? Nabibigyan ko ba sila ng mga advice? Nabibigyan ko ba sila ng mga aral? Okay? Napapalakas ko pa ba yung loob nila? So maraming pumasok sa isip ko na bilang isang tao o bilang isang Kristiyan, dapat ginagawa ko na di pong merong isang tao na gusto, basta bibigyan ko lang siya kichachat. Bro, I pray for you. Minsan, may makikita ka na kapatiran sa Panginoon. Bigyan mo na lang sasabihin na, uy, kumaganda ka ngayon. Sumisexy ka. Uy, sis, blooming. Uy, sis! Okay? Uy, sis! Uy, brother! Pumupogi na nga yun, ha? Brother, kumikilis yung mukha mo, pumuling ka. Di ba? Yung mga positibong sinasabi natin, ito yung mga bagay na kailangan ng ibang tao. Na kailangan ng ibang tao, ng ibang, tawag dito, ng iba natin nakakasalamuha, yung pagbati ng maganda. Okay? Kung pag nakita mo yung isang tao, sabihin mo lang, uy, ang ganda ng damit mo, bagay sa'yo. Uy, keep it up! Good job! Okay? Fight, fight, fight! Push! Push lang. So, marami tayong positive na mga salita na pwede natin banggitin sa isang tao na hindi natin sinasabi. Okay? Marahil, tulong to para sa kanila. Kasi hindi natin naiintindihan, hindi natin naiisip na maraming tao is kailangan ng salita natin. Kailangan ng mga words natin na positibo. Mga words na makakatulong sa kanila, sa dinadanas nila. Kasi wala tayong kalabala bakit hindi na tayo nangangamusta. Okay? So check natin yung sarili natin, kinakamusta ko ba yung pastor natin? Yung pamilya ng pastor, kinakamusta ko ba? Yung mga leaders ng church, kinakamusta ko ba? Yung mga youth ng church, kinakamusta ko ba? Yung mga elders ng church, kinakamusta ko ba? Yung mga magulang ko, kinakamusta ko ba? Nagsabi na ba ako ulit ng I love you sa kanila? I love you, I miss you. Ang sarap sa pakiramdam na mayroong isang tao na nakakaalala sa'yo, I pray for you. Grabe, noong mga panahon na kung saan binata pa ako, ang sistema na paniligaw ng isang Kristiyano sa babaeng Kristiyano ay ganito. Uy, pinagpibigay kita. Once na sinabihan ka ng isang lalaki, babae, sinabihan ka ng isang lalaki na pinagpibigay kita. Napakagaling meaning nun. Okay, huwag mong isipin na pinagpibigay ka niya kasi gusto ka lang niya. Okay, pinagpibigay ka niya kasi gusto ka lang mas lalong mapalapit sa Panginoon. Okay? Pinipipray ka niya kasi mas lalo mong gamitin yung talento mo sa Panginoon. Ganun ka din din yung ginagawa o yung paniligaw ng mga Kristiyanong lalaki sa babae. Christian, I pray for you. You know I love you. Masalita. So,
Bakit ko po nasabi? Kasi ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayong umagang ito, ito po yung title. You have a power to heal other because you are the Son of God. Lahat po tayo, okay, anak ng Diyos. So, tanungin mo yung sarili mo kung anak ba ng Diyos. Kasi kami dito, at lahat ng pininiwala na nanampalataya sa Diyos, anak ng Diyos. Okay? Eh, bakit hindi mo kumuha si Lord? Di ba hindi ko ito kumuha kasi hindi ko siya kapatid? No, it's not. Okay? Iba-iba tayo ng huwangis. Iba tayong kawangis ng Panginoon. Kaya, you are wonderful in me. Napakagat ako. Merong isang tao na kung saan nagpatunin sa akin ang pogi ko. Okay? Kasi, iisip mo dati na pangit ako ng pangit ko. Okay? Kasi hindi okay mo ako, mahabay mo ako, so pangit ako. Pero may isang tao na kung saan, pinakita niya, maliban sa Diyos, okay? Tinanggap ako ni Lord kung ano yung itsura ko, kung ano yung physical na ano ko, tinanggap ni Lord yun. At the same time, tanggapin na magulang ko. At the same time, tanggap yun. Ng mga tao na apaligid sa akin, yung mga tao tinuturin ko kaibigan, yung mga tao tinuturin na ka-churchmate ko, at lalo-lalo na tinanggap ko yun, pinakita sa akin ng misis ko, na pogi ako. Kaya hanggang ngayon, dalag-dala ko pa rin po, pogi ako. At yung pogi po, presence of God inside. Okay po? So, pogi ang lahat ng Kristiyano, magaganda ang lahat ng Kristiyano. Okay? Kasi kawangis po tayo na po, anak tayo ng Diyos. Wala siya talikang pangit. So, ito po yung sinasabi, you have a power to heal others because you are the Son of God. Meron daw tayong kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa atin para po ano, magpagaling. Magpagaling ng may sakit. Okay? Hindi po literal na pag hinawakan mo, magaling na. Hindi literal na pag hinawakan mo, tinatch mo siya, uy, magaling na, uy, nakakita ka na, uy, hindi ka na pilay, okay ka na ulit. Hindi po ganun. Yung sinasabi po natin dito na hey, kakayahan po tayo magpagaling. It's number one. Okay? It's number one po is two words. So, basahin po natin ang lahat ng John 14 verse 27. Pakisamahan po ako magpukat ang salita ng Panginoon. Sabi po sa John 14 verse 27, kaya kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ayan po yung binigay ko sa inyo. Bago po siya umalis, so bago iniiwan yung mga disciples na, ito po yung binigay ng Panginoon, kapayapaan. Peace. Okay? So, pag sinabi, kapayapaan, peace, parang wala ang problema. Wala ang iniinda. Wala ang iniisip. Talagang payapa lang. Pag natutulog ka, payapa lang. Okay? Yan po yung binigay ng Panginoon sa atin. At kagandaan po sa binigay po sa atin ng Panginoon is meron din po siyang binigay sa atin the power. The power of word. Ito po yung number one, the power of word. Meron mga tao na kung saan may problema, na kung saan may suliranin, na kung saan merong dinanda ng tarot dito, kabigatan sa buhay, merong mga sukat sa kanilang mga past, ng broken family, okay? Broken relationship, broken sa trabaho, nawala ng trabaho, nawala ng pagkabuhayan. So yun yung mga bagay yung hindi natin alam. So, palagi ganun, mga bagay na nangyayari sa mga tao, hindi natin alam. Pero minsan, merong ginagamit tayo ng Panginoon para malaman o para makatulong din sa mga tao ngayon by simply tell the word. By simply sabihin lang yung mga salitang ito. Okay? You can do it. Kaya mo yan. Laban lang, walang bibitaw. Push. Pray until something happens. So, yun yung mga bagay na binabanggit natin. Uy, okay? Hindi mo pwede sabihin na okay lang yan. Okay lang yan. Lilipas din na. Hindi ganun. Ang hirap lumagay sa sitwasyon ng mga tao na dumaranas ng ganun. Nasasabihin mo, okay lang yan. Okay lang. Eh, halos yung dugo o yung luha niya sa mata is hindi na mahinto. Okay lang. So, kung pupunta ka dun sa paa niya o yung susuotin mo yung sapatos sa sinusuot niya at dumunday ka sa argayan, hindi mo pwede sabihin okay na.
Kasi ang hirap ng yung pakiramdam na gano'n, nabigat na bigat ng kalooban ko. Na minsan, gano'n yung pakiramdam ng bawat isa sa atin, na bakit ako nagkasakit, eh nagdilipod naman ako sa Diyos. Eh bakit ako nawala ng trabaho, eh nagdilipod naman ako sa Diyos. Nagbibigay naman ako ng tithes and offering. Eh bakit ako nawala ng relasyon, eh inuuna ko naman si Lord. Bakit ako umiiyak ngayon, eh meron naman akong Diyos. Bakit? So maraming tanong na hindi mo kayang sagutin. So, kagaya ng mga depression, huwag natin gawin biro yung depression na dinaranas ng ibang tao. Kapag depression, hindi mo pwede sabihin, kaya mo yan, okay lang yan, hindi ganun kadali yun. Okay? Pwede mo sila pakinggan, pwede natin sabihin yung mga salita na galing sa Panginoon, na yung mga verse na pinangako ng Panginoon, pwede natin i-forward yun, pwede natin siyang i-text, pwede natin silang i-chat. Okay? Out of nowhere, pwede kang mga ganun, magsabi, uy bro, kamusta? Huwag mo yung susunod na, uy bro, kamusta? Pautang. Huwag ganun mga kapatid. Huwag natin biglang susunod na mga ganun na tipong, at tagal-tagal mo natin ang chat, tapos mag-chat-chat ka lang, tapos sasabihin mo, bro, kamusta? Pautang naman. Sis, kamusta? Pautang naman. Okay? Meron mga bagay na kung saan pwede gawin, magsabi ng, ang ganda mo ngayon. Ang pogi mo ngayon. Kagaya ng bulan. Kapag ang bulan, nagsabi ng, it's a beautiful day. Enjoy the day. Isipin mo, bulan yun ha, pero napakaganda ng pananaw niya kahit wala siya nakikita. Tayo ba kaya na merong nakikita? Hindi natin masabi napakaganda ng kalangitan, napakagandang mabuhay, napakasarap mabuhay, napakasarap kasama ka. Bro, nami-miss kita. Bro, pinag-pipray kita. Sis, pinag-pipray kita. Sis, I miss you. Pastor, we miss you. Okay? Brothers and church and elders, we miss you. Ang sarap siguro makarinig na out of nowhere, biglang mayroon magsasabi sa'yo na, sis, nami-miss kita. Brother, nami-miss kita. Okay? Nami-miss ko yung kasama ko isa't sa simbahan. Ang sarap na pinig yung itinuturobak yung mga lahat pinagsamahan nyo. Then, yung tao niyo, marirealize na meron siyang problema. Na matatanggal yung problema niya. Bakit? Kasi may tao nakakayala sa kanya. Na may tao magsasabi sa kanya ng ganito. Okay? Na, uy, parang meron isang tao na kung saan ay tao dito, isang babae na kung saan nagdalaanan siya. Then, sinabi ng isang babae, dun sa babae na yon, na, uy, you're so beautiful. Hindi alam yung babae na nagsabi niyo, you're so beautiful, doon sa isang babae, na mayroong dinaranap ng problema yung babae niyo. Una, hiwalay siya sa kanyang asawa. At pili niya ang pangit-pangit niya. Pili niya durog na durog siya, pili niya lotion na lotion siya. Bakit? Iniwan siya ng asawa niya. Pero dahil doon sa sinabi ng babae niyo na, you are beautiful, shing! Nag-iba yung mindset na. Parang mayroong halang, rehas, na kung saan nag-iba. Ganun po katindi yung power ng salita natin. Yung power ng salita natin pwede rin pong makasira sa ibang tao. Ganun din po yung power ng mga sinasabi natin negative. So kapag mayroong tao negative, negative ang laging pinapato sa atin. Okay? Pasahan mo ng positive thoughts. Pasahan mo siya ng mga positibong bagay para matanggal yung negative yung iniisip. Kasi once na puro negative, negative ang tinatapon sa'yo, parang ikaw tumatagap ka ng basura na galing sa ibang tao. Okay? Pero kung positibo ang tao, nalilinis mo yun, nawawash out mo. So sabi po dito, sa word, ito po yung sabi pa, isama po ko sa pagbaklat, pagbaklat po ng salita ng Panginoon sa Psalms 18 verse 13. Ito po yung sabi sa Psalms 18 verse 13. Ang Diyos na ito ay sandal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at ang maghahanap sa kanyang kalinga. So the power of word ay meron ng Panginoon, salita ng Diyos. Okay? So sabi dito, ang Diyos na ito ay sandal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Yung mga pangako ng Panginoon, yung mga salita sa atin na hindi kita pagkabayaan iiwan man. At sasamahan kita saan man, kahit nasaan ka man punta. Okay? Do not be courage. I am with you. So yun yung mga
bagay, mga salita ng Panginoon, excuse, na dapat nasa ating puso, yung mga word of God, yung salita mo ng Panginoon. Okay? Yung Bible po. Ayan po yung mga word na kung saan is maka-encourage po sa atin. Kung napili po na dinisplit ka, sisirahan ka ng loob, okay, magbasa po tayo ng Biblia. Basahin po natin yung salita ng Panginoon, nandiyan po yung mga pangako ng Diyos na hindi po tayo iwan yung mababayaan na. So yan po yung mga word na kung saan talagang i-encourage ka. Kung ngayon, nasa sitwasyon ka na kung saan hindi mo nakakausap yung mga kapatiran mo, hindi mo sila nakaka-chair, nakaka-text, nakatawag. Try it. Okay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, isa to sa mga kailangan natin, isa requirement, makipag-usap tayo through Bible. Okay, may mga sagot po ang Panginoon Diyos through Bible. By His Word. The power of His Word. Kung ang tao mayroong power, yung salita niya ganun man, mas malakas ang power ng Diyos. Okay po? Kung yung power po ng tao, ang salita ay pwede pong mag-positive, mag-negative, lalo na po ang Panginoon. Pwede ka ma-encourage, pwede ka ma-hilip up. Kung meron ka mang dinaranas sa problema at pagsubo, karamdaman man yan. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, basahin mo yung Biblia, meron pong salita ang Panginoon na ibibigay para sa'yo. Sumunod po, Mateo 4 verse 4. At sabi po dito sa Mateo 4 verse 4, pakisamahan ko din po ako sa pagbukat ng salita ng Panginoon. Ang tao hindi lamang sa tinapay ng buhay, kundi sa bawat salita na mumula sa bibig ng Diyos. So ito po, yan po yung binabanggit po ng tao. Hindi lang po nabubuhay sa tinapay ng tao, kundi sa salita ng Panginoon. Once na ikaw ay tumatalima at kinakain mo yung mga word of God, hindi lang pumapasok sa tenga mo. Pagkos, pagpasok sa isipan mo, itinatanong sa puso ng Diyos na pinapakawalan, sinasabuhay mo ito. Walang negative na papasok sa iyo. Puro positibong bagay. Kasi alam mo may Diyos. Alam mo may Diyos at alam mo gagamitin ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Okay? Kasi kung hindi kagaya ng dati na ang Panginoon mismo mababa, nandito kasama natin, nagpag-usap siya. Hindi. Ngayon, gumagamit siya ng instrumento para ikaw mismo bilang isang Kristiyano na anak niya ay tutulong para yung positibong vibes ng Panginoon ipasa doon sa iba na nangangailangan. Okay? So kahit nasabihin mo lang yan na, I love you. You're beautiful. You're handsome. Keep it up. Okay? Kaya mo yan. Laban lang. Okay? Yung mga bagay na yan is nagmumotivate na pwede yung isang tao na kung saan sinabihan mo na gano'n na gusto na ba yan sumuko, bigla mong sinabi, keep it up. You can do it. Kaya mo yan. Laban lang. Then siya mismo na sinabihan mo na yun na hindi mo alam kung ano yung nararamdaman niya, hindi mo alam kung ano yung sitwasyon niya, sinabihan mo naman bigla yung power ng word mo. Okay, boom, nag-lift up sa kanya. Hindi mo, uy, tama yung sinabi ni brother. Uy, tama yung sinabi ni sister. Nakala ko, hindi niya alam na nagpipray ka, anong gagawin ko. Okay? Pero gagamit si Lord ng tao para mayroon magdadabay o mayroon siyang gagamitin para ilip up ka. Okay? Kasi minsan, tayo bilang isang Kristiyano, minsan nalulugmok tayo sa pagkakasala. At minsan ayaw natin tumapit sa Diyos. Minsan kahit na anong prayer natin hindi umaabot sa Panginoon, piling natin gano'n. Pero may isang tao gagamitin ng Diyos para hindi mo siya maisip. Nati kong, uy bro, kaya mo yan. Isang kapit lang. Isang kapit lang. Isang sigaw lang. Isang iyak lang. Ibigin mo lang sa kanya. So nagagawa ba natin yun sa mga kapatiran natin sa Panginoon? Nabibigyan ba natin sila ng word of encouragement? Okay, baka hindi. Check natin yung sarili natin. Ako mismo, tinamaan. Kasi, never ako nag-chat sa mga kapatid sa Panginoon. Nakakamusta. Kasi parang, alam niyo yun yung parang na di naman nila ako nakakamusta eh. Di naman nila ako naaalala eh. Pero kung ikaw mismo bilang isa sa tagasunod ng Panginoon is the word of, the power of word na pwede isang chat, isang tawag, wait, kamusta na? Bro, please, is na kita. Bro, I love you. Okay, nai, I love you. Tay, I love you. Pastor, I love you. Mga ganun ba? Yung mga tao kung saan
binibigyan natin ng mga words na magaganda. Baka yun yung makakatulong sa kanila para magbago yung isip nila, para magbago yung puso nila. Baka isa ka, o ikaw mismo ginagamit ng Panginoon to change their lives, to help their lives. Okay? Para tulungan yung buhay nila. Okay? Yun po yung number one. The power of word. Power of word ng tao, power of word ng Diyos. Magkaiba po sa malayas at malakas. Second po, the power of touch. Kapag ikaw mismo, okay, yung isang tao, tinatouch natin, tinatapik natin, naramdaman natin, love niya, yung isang tapik na, uy, ho, kumusta? Uy, sis, kumusta po? Isang tapik lang, isang touch ba, isang yakap lang, okay? Feel natin comfortable. Feel natin okay na lahat. Feel natin ayos. Kasi na-touch tayo eh. Okay? Yung tipong nakalapit ka man lang, uy, bro, ang ganda ng message mo. Uy, bro, ang ganda ng boses mo. Uy, bro, keep it up. Uy, bro, God bless. Bro, I love you, bro, nag-is kita. Ang sarap na pakiramdam na meron kang tatatsa pang may sinasabi siya sa'yo. Feel na feel mo, at ramdam na ramdam mo na hindi kanya pinaplastic. Totoo, sincere. Yung ginagawa niyang pag-touch sa'yo, ang sarap ng pakiramdam na yun. At nami-miss ko yung ganun. Nami-miss ko yung pag-ahawak natin ng kamay, mga kapatid, sa mga habang mag-uwian na yun. Amusta po, ganyan. Una na po kami. Alam mo yung pakiramdam na ilang months na po ba nangyari na kalimbas na hindi na po natin nahawakan ng isa't isa. Siguro kapag nagbalik po tayo sa church, alam niyo po yung pahirap na, uy, gusto mo lahat siya kapit? Gusto mo lahat kamustahin? Gusto mo lahat chikahin? Kasi ganun yung pahirap na namimiss mo isang tao at malalagdaman mo na maligaan isang tao. Bakit? Kasi ganun yung timo-araw mo, yung smile mo, yung sasabihin natin, nawa, kapag meron po tayong gawin ito, nagkakita-kita po tayo muli sa ating panambahan, nawa po, maging kaisipan po natin ito, smile. Yun yung pinakamagandang salita at sasabihin natin, hindi, kaya yan. Okay? So yun po, by touch. Sabi ko dito, sa Mateo 9, verse 29, hindi po, samahin niyo po ako sa pagbuklat, sa Mateo 9, verse 29, ang sabi po dito, hiningi po niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo, ayon sa inyong pananampalataya. Ito po yung pinagaling ng Panginoon yung bulag at hindi po yung kanilang mga mata. By touch po. Isipin yung maingi. Kung yung mga bulag, okay, kung ikaw mismo ang bulag, hindi po ano pa. Ang sarap siguro no, na hipuin ka ng Diyos. Yung tipong maharamdaman mo yung presensya niya kapag nananalangin ka. Meron ba na yung spirit dito na sobrang prayer mo, yung prayerful ka, yung tipong talagang nagsisisi ka sa Panginoon na talagang umiiyakan, nahagulgod mo lahat ng nangyayari sa buhay mo, kinukwento mo sa Diyos, then, one, bigla na lang, parang merong kamay, o merong kakaibang nararamdaman na may umayakap sa'yo, to comfort you, para sabihin sa'yo na, nandito lang ako, hindi ka mababayaan. Ang sarap siguro ng pakiramdam, no, na merong ang tao nilalapitan kapag hindi mo na kaya. Kung hindi mo kaya sabihin, sa iba, meron siguradong tao na sinasabihan ka, pati ang Diyos. At yung kung gusto mo malagdaman na meron tao na makukumpoy sa'yo, yung tipo, masalap lang siguro na may meron, parang may best friend ka, yung tipo, uy, best, meron akong problema, may ganito, may ganyan, may iiyakan ka sa oras, tas meron may kukumpoy sa'yo, may umiintindi sa'yo, masalap sa feeling. So, ganun din po ang ating Panginoon. Once na sinasabihan po natin siya, ang sarap ng pilit ng Diyos. Okay? Then, tinatouch po natin siya. Tinatouch na po tayo. Hindi lang sa ating katawan, maging sa ating puso. Na anak, sabihin mo lang sa akin, sabihin, nandito lang ako, nakikinig ako sa'yo. Okay? Tinatouch tayo ng Panginoon. Minsan, tinatapit tayo ng Diyos. Kapag, uy, mali ang ginagawa ko. Minsan, ganun eh. Hindi lang sa pagtapik. Okay? Hindi lang sa pagtapik na, uy, good job, uy, ganun. Minsan, tinatapik tayo para, uy, sa'yo, go! Mali ang nasuotan mo. Bro, sis, mali ang nasuotan mo. Minsan ganun eh, tinatabik tayo para maramdaman natin na sincere sila. Okay? Yun po yung by touch. Then sabi po sa Luke 6 verse
19. Sige po, paisamahan din po ako sa pag-ugat at salita. Sa Luka 16 verse... Ay, Luka 6 verse 19. Sinisigat ang lahat ng may sakit. May sakit na makaharap man lamang sa kanya sapagkat may kapangyarihan siya ng papagaling ng lahat ng karamdaman. So, di ba, yung babae ginudugo, mayroong isang tao na kung saan sa babae ginudugo. Sabi niya nun, mahipo ko lang yung kapiraso ko nilahin ng kanyang damit, galing na. By means of what you, by touch, okay? Tinatch siya yung Panginoon. Si Jesus, tinatch na. Ano niya sa akin? Gumanin siya. Minsan tayo, kailangan natin touch yung sarili natin. I-touch natin yung ibang tao. Baka sakaling gumanin sila sa excuse, sa dinadala silang problema at pagsubok sa ano nito. Minsan, kinakailangan natin silang tapikin, palapitin, by touch. Pamuli po, power to prayer. Higit sa lahat, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kapangyarihan natin, is to pananamin. Kung hindi natin sila makausap, hindi natin sila makakustal, make sure na kasama yan sa pananamin. Na make sure, binibigyan mo sila ng time. Para, excuse. Binibigyan mo sila ng time para makasama doon sa prayer mo. Kasi meron tayong mga panalangin na kung saan binabanggit natin sa isang tao na, "Uy, I pray for you." Pinapanalangin nito. Ang sarap sabihin mo na isang tao sa iyo na pinapanalangin ka na. Pili mo double protection. Pili mo nananalangin ka na pinapipray pa sa iyo. Double-double pag-iingat ang ibibigay ng Panginoon. Bakit? Kasi yung panalangin is napakabisag sa data mo yan sa lahat ng ating pagdalaanan, lahat ng ating harapin. Ang panalangin po is one of the best na gagamitin natin. Pag may kaaway tayo, kalaban natin, alam natin kung sino kalaban natin, i-play natin. May parang kailangan natin, i-play natin. Meron tayong nabimiss, i-play natin. Meron may sakit, pag-play natin. So yung prayer po is a powerful. Kung yung ultimo pa yung Jesus ng prayer po sa kanyang naman na nasa langit. So lalo na po tayo bilang isang Kristiyano, matuto tayong manalangin. Palagi po tayong merong prayer time. Okay? So meron po tayong bagay na kung saan pinipipray po natin yung mga kapatiran po natin. So yun po yung mga bagay na kung saan is dapat meron ng isang Kristiyano. Okay? Sabi po rito sa Mateo 18 verse 19, samahan niyo po ako sa Mateo 18 verse 19. Tatandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nag-aisa dito sa lupa sa pag-iilang ang naman sa panalangin, ito'y ipagkakalaon sa inyo ng aking Ama na nasa langit. So, ibig po sabihin, ang prayer po is mas matibay o mas malakas kung meron ang kasamang manalangin. So, yun po, nakakamiss po ang ating prayer meeting, nakakamiss po ang gawain ng ating simbahan sa ating mga kabatihan po sa ating Panginoon na kasama natin manalangin. So, sana po, anawa sa ating pinag-usapan po is mapasok po sa isip natin ang power of word, power of touch, maging ang power po ng ating panalangin. Huwag natin itong pibiruin maging, kasi ito'y bigay po sa atin ang ating Panginoon. So, tayo po lahat ay pumikit at tayo may mananalangin. O dahil ang Diyos ang kapamayan sa lahat at may pinagpapasalamat sa upang ito. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagpapahala na pinagkakaroon sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa amin, sa mga pinili ng maging anak na makakapagsabi, Panginoon, ng mga salita na kung saan magbibigay ng kalayaan, magbibigay ng positibong bagay sa ibang tao. Nawa, Panginoon, kayo po patuloy na mamuna sa aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa aming mga sa aming pastor, Lord God, pinapanalangin po namin siya. Kaya po naman, Panginoon, ang patuloy na pag-ingat sa aming pamilya, patuloy na kagalingan sa aming Panginoon, patuloy pa rin, i-bless po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Lord,
hilig, Panginoon, pinapanalangin namin na mabilis ang recovery po ng inyong mga katawan. Sa ganun, Panginoon, magamit po siya sa ilalago ng inyong iglesia. Maging po ang aming kapatid na si Nanay Minnie, Lord God. Kaya po na nga, Panginoon, ang mag-iil sa kanyang wound sa pagkata, sa pinag-operation, Lord God, sa kanyang lalamunan, Lord, kanyang Lord God. Right, muli, Panginoon, kaya po yung binigit na gagalingan sa mga kapatid lang po namin na nakakaramdaman, iba't ibang karamdaman, Lord God. Nawa, Panginoon, maging bukas ang itong palo, Panginoon, sa inyong lingkod. Natulungan po kami, Lord, na kumalit kung ano man po yung mga nilalaman sa amin. Iba po sa amin, Panginoon, walang trabaho. Iba po sa amin, Panginoon, broken relationship. Iba po sa amin, Panginoon, ay walang financial, Panginoon, pangangailangan. Lord, ipo, ipo kami lahat, Lord. Natulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Sa ganun, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na maging pagpapala din po kami sa inyo. Hindi po, Panginoon, kayo pinagpapasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ito po ang isang magdalangin. Amen. Amen. Pagandilang glory po. Salamat po.